I did not succeed. Wala akong magawa kung di umiyak. Ayos-ayos ang buhay mo, nilagay mo sa ganito. Nung employee kasi ako, sa BPO, I'm compensated really well. Tapos I also have the management position, so that made it a little more comfortable. Pero pinagpalit ko kasi yung career ko na yun dun sa bagay na pinagdasal ko naman siya, I jumped into network marketing. I don't have an idea on how to market a certain product because I'm really not a salesperson. Then isinugal ko lahat. Kasi ako bilang isang negosyante, lagi kong iniisip na if you want to become successful on one thing, you really have to focus in it. So kaya ko iniwan yung dati kong career. I did not succeed. And yung money that I set aside for it, talagang naubos agad siya. I hit rock bottom. As in, nasagad ako financially. After network marketing, I still wanted to continue yung sales learning ko. I got into another company, it's a bank. Yung concept ko is, I really wanted to pursue learning sales. So it's a sales training for me. Yun yung purpose ko, even if they offered me really low compared to what I was getting. Parang I think 1/4 lang yata yung sinasahod ko eh. But kinuha ko pa rin yun. Kasi nga, my intention really is I want to keep learning. Ang trabaho ko was field sales officer. So I have to go around Ortigas and check out yung mga businesses doon, tapos offer them products nung banko. Now, habang umiikot ka, yung sapatos ko, numinipis nang numinipis yung swelas ko. I'm even parking sa mas malayo kaysa dun sa office kasi mas nagtitipid ako eh. So I park sa Shangri-La Mall. Nararamdaman ko na nga sa sole kasi ng sapatos ko na parang nararamdaman ko na yung kalsada. And so what I felt at that time, there's a dire need for me to buy new pair of shoes. Hindi ko gagawin. Maski nga gustong-gusto mo nang bumili, wala akong magawa kung di umiyak talaga. And I felt really, really bad at that time. Nagsi-self-pity ako bakit ko nilagay yung sarili ko sa punto na naubusan ako ng funds pagbili ng mga personal na gamit ko. Ayos-ayos ang buhay mo, nilagay mo sa ganito. Tapos nasa parking ka, ang layo-layo. Sapatos lang, hindi mo pa mabili. So, it was really painful at that time. But all I could say is that at that moment as well, before walking out of the car, I made a commitment and a decision. So after ko siyang iiyak, kasi typical conversation with myself, sige, ilabas mo lang yung sama ng loob mo, pero hindi tayo papayag na hanggang dito na lang tayo. I'll make sure na hindi ko nababalikan, na maiiyak ako dahil wala na akong pera. I think it's been 7 years from that time. I don't think aabot ako dun sa punto na talagang iiyak ulit ako dahil wala akong pambili. Nag-resign ako doon sa BPO company ko. Nag-set ako ng budget na itong X amount, let's say, pagpalagay lang natin, itong 200,000, this is what I'm going to spend para doon sa bagong learning ko na network marketing. So, yung nadideplete sa akin or nag-rock bottom ako, that's consumed budget for it. Even at that point na nagsiself-pity ako, I'm still financially able. Meron pa rin akong ibang businesses na nag-run. Alam ko sa sarili ko na covered pa rin ako. Pero hinayaan ko yung sarili ko na magdrama, malungkot, para matuto ako, para hindi ko nabalikan ulit yung experience na yon. If you found this video helpful, please like, subscribe, and follow us. For your personal transformation, we are on Facebook, YouTube, and TikTok. Elevate your life. Transform!